everyone, good afternoon, I'm back. This is Sam Brusas. Oh my gosh, this is it. Pag-uusapan natin ngayon, sino nga ba ang may laban talaga sa kanila? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, I would like you to invite to hit like button, comment below, and subscribe my channel. And then, don't forget to click notification bell para ma-update naman po kayo sa mga bago kong video. Hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat ng mga bago kong subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko. At sa lahat naman na makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. May 6 na kandidata tayong pag-uusapan na titignan natin yung kanilang styling, kanilang pasarela, kanilang communication skills, at syempre, yung kanilang personality ay okay pa. Syempre guys, this is a Miss Universe. Naghahanap tayo ng kandidata na ipapadala natin sa Miss Universe para lumaban. Saka syempre, di ba, ang goal natin, panalo ng Miss Universe, hindi lang magpadala ng kandidata sa Miss Universe. Kaya, naniniwala ako na ang Miss Universe Organization, pipiliin nila ang kandidata na masasabi natin pang Miss Universe ang caliber. So, yon. Kaya naman sa mga kandidatang pag-uusapan natin, sino nga ba ang pang Miss Universe caliber sa kanila? Sino nga ba yung kadapat-dapat talagang manalo sa grupo na to na pag-uusapan natin? So, sisimulan na natin kay Simone Nadine Bornilla ng Marinduque. Yes! Para sa akin, kung styling ang pag-uusapan sa kanya, nakita naman natin yung mga pasabog niya sa social media, di ba? Talagang sunod-sunod. At masasabi ko na, wow! Ang gaganda ng mga kuha. Pero syempre, hindi yung sapat para masabi natin na siya na ang mananalo ng Miss Universe. Kasi, isa lang tong ingay. Yung mga nakikita natin sa social media, mga pictures, isa lang yung ingay. Pero dun natin titignan yan kung ano ba ang gagawin yan laban dito sa entablado ng Miss Universe Philippines. Kasi napaka importante doon makita natin kung ano yung styling na ipapakita niya. Para sa akin, ng isang kandidata, kailangan talaga yung styling niyan dahil syempre, lalaban to ng Miss Universe. Hindi naman to lalaban lang ng barangay pageant, di ba? Kung tatanungin mo naman ako sa kanyang pasarela, actually, aaminin ko, yung kanyang pasarela, kailangan pa talaga pagtuunan ng pansin ng todo-todo. Yes, nakakalakad, maganda naman yung mga catwalk niya, pero syempre, makikipagsabayan siya dito sa mga front runner na alam naman natin na talagang mga bihasa na pagdating sa entablado ng beauty pageant. So, doon lang medyo para kailangan na pagtuunan ng pansin yung walking niya. Kung pag-uusapan naman natin yung kanyang communication skills, ay walang duda. Kaya ni Simone makipagsabayan sa mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines, sa mga ibang kandidata na talagang masasabi natin na pumapalo din pagdating sa communication skills. At napatunayan niya yan dito sa interview challenge, di ba? And then, kung pag-uusapan naman natin yung personality na meron siya, ako ang nakikita ko, yung personality na meron siya ay matapang, brave. Kumbaga, kasi nakikita mo na walang takot na nakikipagpukuhan dito sa mga kandidata sa Miss Universe Philippines. At hindi lang yon, yung confident na meron siya sa talagang buong-buo. So, then siguro, tumutok talaga sila sa styling, saka sa pasarela. Kasi kung communication skills, I think kayang-kaya na to ni Simone. Plus yung kanyang personality na meron siya ay nako, winner. Pero kung tatanungin mo ako ngayon, Mama Sam, kaya ba ni Simone pumasok sa top 15 ng competition ng Miss Universe Philippines? Sa ngayon, hindi natin masasagot yan dahil may mga ilang aspeto na kailangan talaga nilang pagtuunan ng pansin. Sabi ko nga, hindi biro ang competition na to. Maraming magagaling, maraming malalakas. Ipakita ni Simone na kaya niyang makipagpukpukan dito sa competition ng Miss Universe Philippines. At ang pangalawang kandidatang pag-uusapan naman natin, ito nga ay wala ng iba, ang pambato ng Makati na si Isabel de los Santos. Para sa akin, si Isabel, kung titingnan ko lagi ang kanyang mga picture, ay isa lang ang nakikita ko, angelic face. Angelic face na talagang masasabi ko na ang ganda-ganda naman ng mukha na ito, diba? Yun ang meron si Isabel de los Santos ng Makati.
Pero kung tatanungin mo ako about yung styling niya, sa totoo lang, medyo nakukulangan talaga ako sa styling na meron siya dahil wala naman siyang ipinapakitang styling sa kanyang social media. Kung mag-aabangan natin yung kung ano ba yung preparasyon na ginagawa ng kanyang team dito sa Miss Universe Philippines. Kung pag-uusapan naman natin yung kanyang pasarela, isa rin yun sa mga kailangan niyang tutukan dito sa competition. Kasi medyo hindi ganong kapalo ang kanyang pasarela. Kung baga, yes, maganda, pero hindi ganong kapak na pak talaga. Kung pag-uusapan naman natin yung kanyang communication skills, in fairness naman sa kanya, napaka-authentic nito ni Isabel pagdating sa kanyang communication skills. Kung ano ang tanong, yun yung sagot. At talagang masasabi mo na marunong sumagot talaga itong si Isabel sa competition na Miss Universe. Yung hindi mo masasabi na rehearse yung kanyang ginagawa. Yung mararamdaman mo na nanggagaling sa puso yung mga sinasabi niya. Kaya ako, para sa akin, walang problema pagdating sa communication skills ni Isabel. Pag-uusapan naman natin yung personality na meron siya, ay wow, very passionate ang dating para sa akin. Ang bubbly yung kanyang personality. Makikita mo naman na hindi boring ang kanyang personality. Talagang very bubbly. And then, kung pag-uusapan natin yung confidence niya, ay nako, winner. Makikita mo at mararamdaman mo na kaya naman niyang makipagsabayan talaga sa competition, di ba? Confident naman siya sa sarili niya. At doon mo talaga makikita na kaya niyang makipagsabayan sa competition na to. Pero kailangan lang talaga ayusin niya yung kanyang styling kasi hindi naman po pwede na ganyan lang. Hindi to Miss Barangay. This is a Miss Universe Philippines for 2021, di ba? And then, susunod na kandidata, ito nga ang pambato ng Mandaluyong na si Maria Corazon Abalos. Para sa akin, si Maria Corazon, isa to sa mga talagang tinitingnan natin kandidata dito sa Miss Universe kasi napaka-misteryoso ng dating. Ang tahimik lang, pero makikita mo yung ganda na meron siya, di ba? Very oriental beauty. But nagugulat tayo kasi talagang pagdating sa mga challenges nila ay talagang pumalo naman ng todo-todo itong si Maria Abalos. Pero ang tanong ko, sapat ba yun para sabihin natin na pang Miss Universe na siya? Kung styling ang pag-uusapan, man, wow, pumapalo! Talagang masasabi ko, nakikipagsabayan talaga siya sa mga kandidata dito pagdating sa kanyang styling. Pero syempre, hindi to sapat para sabihin natin na siya na ang mananalong Miss Universe Philippines. Kasi marami pang mga aspeto na kailangan niya rin pagpuunan talaga ng pansin. Katulad na lang halimbawa, kung pag-uusapan natin yung kanyang pasarela, pasarela sa totoo lang, kailangan niya pa ma-improve ng todo-todo to. Dahil tulad na ng sinabi ko, hindi lang naman ang pag-uusapan dito, yung styling, kailangan din talaga maging isang total package ka. Kita ko sa kanya, kailangan talaga medyo konting kembot pa ate. Kung pag-uusapan naman natin yung kanyang communication skills, ako medyo na-worry ako sa kanyang communication skills dahil ina-expect ko nga na talaga makikipagbak bakan to sa kanyang communication skills. Pero kailangan niya talaga tutukan din yung kanyang communication skills. Kung personality ang pag-uusapan, okay naman, pero siguro mas gusto ko pang ilabas niya yung personality niya para makita talaga na palung-palu siya sa competition na to ng Miss Universe Philippines. Pero syempre, marami pa tayong aabangan dito kay Maria Corazon Abalos ng Mandaluyong. At kung tatanungin mo ko kung malakas ba ang chance ni Maria Abalos makapasok dito sa top 15 ng Miss Universe Philippines, oo naman, bakit hindi? Dahil nakikita ko naman na lumalaban at pumapalo talaga itong si Maria Abalos dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Syempre, aabangan natin yan lahat kay Maria Abalos kung paano ba siya makikipagsabayan sa lahat ng mga kandidatang makakalaban niya dito sa Miss Universe Philippines for 2021. Diba? Susunod na kandidata, ito nga ay wala ng iba kundi si Kesha Ramachandran ng Iloilo. Winner, yan ang nakikita ko sa kanya lagi. Strong, powerful. I love the way she is. Oh my gosh, ang ganda ng mukha. Winner talaga. Parang alam mo yon, lalo na yung kanyang styling, grabe, ang galing ng team nila, ang galing ng ginagawa sa kanya, ang galing ng paiba-iba yung looks na makikita mo sa kanya. Kaya ako, kung styling ang pag-uusapan dito kay Kesha, panalo. Hindi problema ang styling na meron siya. Sobrang galing ng team na meron. At kung pasarela naman ang pag-uusapan natin dito kay Kesha, ayun nga yung maganda dito kay Kesha, hindi niya
niya kailangan kumembot, pero makikita mo power ang walk niya, makikita mo na strong ang kanyang personality dahil iba talaga ang dating na meron itong si Kesha dito sa competition ng Miss Universe Philippines. But at kung communication skills naman ng pag-uusapan natin sa kanya, to be honest, marunong naman siyang sumagot. Na mararamdaman mo sa kanya na alam niya kung paano sumagot sa competition. Kaya lang medyo nag-hold back lang talaga siya. Kaya yun ang nagiging problema dito kay Kesha. Yung confidence na meron siya, hindi ganun kabuo. Hindi ganun ka, hindi niya binibigay ng 100%. Pero kung titignan mo siya, she's strong. But kung titignan mo ang kanyang confidence, parang kulang. Diba? So yun. So nahihirapan siya na balansehin yun para maging isang total package ang isang Kesha Ramachandran ng Iloilo. Pero kung tatanungin mo ko kung kaya bang pumalo ni Kesha dito sa competition ng Miss Universe Philippines, mark my word, kaya niyang pumasok sa top 15 ng Miss Universe Philippines for 2021. O diba? Eh, sumunod na kandidata, si Jasmine Umali ng Manila. Pag si Jasmine Umali ang pinag-uusapan, isa lang ang naiisip ko, beauty queen. Yung tipong si Jasmine yung parang pwede mo nang ipadala bukas sa pageant dahil alam mong handang-handa na siya. Kung styling ang pag-uusapan kay Jasmine, wala tayong pag-uusapan dahil nakita naman ninyo kung gaano kabongga ang kanyang styling. Parang ang lakas makalatina, diba? Sobrang galing ng team na meron siya. Talagang kita mo naman kung gaano kaganda at kung gaano ka-sexy itong si Jasmine Umali. Kung pag-uusapan naman natin yung kanyang pasarela, ay nako, winner! Ang lakas makapitik, diba? Hindi na pag-uusapan yun dahil ang lakas pumitik ni Jasmine Umali, lalo na kapag naglakad na siya. Kung pag-uusapan natin yung kanyang communication skills, nakita naman ninyo kung paano sumagot ni si Jasmine. Talagang tumbok kung tumbok. At kung confidence naman niya ang pag-uusapan natin, nakita naman natin kung gaano siya ka-confident sa sarili niya. So, kung pag-uulo na doon lang, nakukulangan lang ako kay Jasmine, yung pagiging empowered niya. Kailangan kasi maging empowered siya kasi this is a Miss Universe. Importante yon na kailangan maging isang empowered ang isang kandidata. So, yun lang yung nakikita ko kay Jasmine na kulang dito sa competition niya, sa laban niya sa Miss Universe. At kung tatanungin mo ko kung kaya ni Jasmine pumasok sa top 15 ng Miss Universe, walang duda na kaya niyang pasukin ang top 15 finalists ng Miss Universe. At yan ang abangan natin dito kay Jasmine Umali kung ano pa ang mga ipapakita niyang pasabog dito sa competition ng Miss Universe. Lalo na ngayon, under pressure na ang mga kandidata. Diyan mo makikita talaga kung kaya nilang i-maintain ang kanilang compete dito sa Miss Universe Philippines for 2021. Diba? Sumunod na kandidata, ito nga ay si Leryn May Bautista. Yes! Leryn May Bautista! Para sa akin, si Leryn May Bautista, isang sa mga pinakamagandang kandidata dito sa Miss Universe Philippines for 2021. Yung tipong sasabihin mo, anytime pwede niyang makuha ang corona, diba? Kung styling ni Leryn May Bautista, wala tayong pag-uusapan dahil alam natin kung anong caliber na meron ito si Leryn May Bautista pagdating sa isang competition. Minsan yan ang napatunayan sa atin lahat kung ano ang galing na meron ng isang Leryn May Bautista pagdating sa entablado ng international pageant, diba? Kung pag-uusapan naman natin yung pasarela niya, ay nako, walang duda. Ang pasarela ni Leryn May Bautista ay malinis, klaro, polido, talagang wala akong masasabi pagdating sa kanyang pasarela. Kung kanyang communication skills ang pag-uusapan, ayon, medyo talagang nagdududa lang ako sa kanyang communication skills, aminin natin yon, dahil hindi siya ganong ka-strong. Marunong sumagot si Leryn May Bautista sa mga tanong, alam niya kung paano sumagot sa mga tanong, at in fairness naman kay Leryn, may laman naman ang lahat ng sinasabi niya. Kaya lang talaga hindi ganun ka-strong yung kanyang confidence para masabi natin na siya na ang pwede natin ilaban sa Miss Universe. Kasi inahanap natin sa isang kandidata natin, syempre, kung sino ba ang empowered, kung sino ba ang phenomenal woman. But ako nakikita ko kay Leryn, kung tatanungin mo ko, kaya niya bang manalo sa competition na to? Bakit hindi? Tulad niya na sinabi ko, minsan nang napatunayan ni Leryn ang isang laban pagdating sa international pageant. At minsan na rin niyang naipanalo ang binibining Pilipinas. At hindi lang yan, butsa ng Pilipinas. Kaya hindi ako magtataka kung kaya ni Leryn May Bautista na manalo dito sa Miss Universe
Philippines. Siguro, kailangan lang talaga ni Lerin May Bautista. Dapat siya sa corona ng Miss Universe. So, titignan natin. Marami pang pwedeng mangyari. Makikita natin dyan kung ano ang mga papakita ni Lerin May Bautista sa mga darating na araw dito sa competition ng Miss Universe Philippines. At excited akong makita kung ano pa ang mga galawan at kung ano ang mga pasabog ng lola mo sa competition ng Miss Universe. But for now, ako nakikita ko si Lerin May Bautista, isa sa mga pinakamalakas na kandidata ngayong taon na to dito sa competition na Miss Universe Philippines, at anytime pwede niya makuha ang corona, but anytime din pwedeng makuha sa kanya ang pangarap niyang maging isang Miss Universe Philippines for 2021. So yon guys, kayo guys, sino ba yung nakikita ninyo at si ano ba ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin? Kayo ba, nakikita ba ninyo sa mga nabanggit natin, kaya nilang pumasok sa top 15 finalists ng Miss Universe Philippines? Tingin nyo ba isa sa kanila ang tatanghaling bagong Miss Universe Philippines for 2021? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang iyong opinion dito sa pinag-uusapan natin. So yon guys, maraming salamat po sa inyong lahat, sa walang sawang support ang binibigay ninyo sa akin, sa aking best friend na si Rona LB, sa aking twin sister na si Kaylin Yang, si Mama Gem na lagi din nakatutok dito sa channel natin. Sa inyong lahat guys, maraming salamat po. Always keep smiling, always think positive. Sabi ng ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Alam! Ganda ko, di ba?